Hey yo, what's up mga ka-usin? At dito na naman po yung Nicole, si Basta Hero. Ang gagawin po natin ngayon ay tiyan-tiyararan, may bago po tayong walk, no mga ka-usin? Isi-season natin to ngayon. Titignan natin kung pwede ang aking kalam sa pagsi-season. Ito medyo mahina ng konting ating apoy, pero titignan natin kung anong makakaya natin dito, no mga ka-usin? Kasi kailangan talaga dito, sobrang lakas ng apoy, no? So, ayan, bagong-bago pa siya, meron pa siyang ano. So, kung mapapansin nyo, makintab ka sana mga kawisi. So, halika na. Subukan na natin itong gawin. Ito yung steel carbon kung tawagin. So, ito. Siyempre, bubuksan natin ng ganyan, hanggang ganyan lang kaya niya ilakas eh. Wala tayong magagawa, ganyan lang talaga yan. Then, ayun na nga. Hintayin lang natin siya na umitim ng umitim. So, ganyan siya, no, mga ka-usi. Talagang magiging mabaho yung amoy nito, mausok, no? Kasi nga talagang sinusunog natin siya. Yan po talagang pinaka-purpose nito. Tapos, mamaya-maya, may gagawin pa po tayo next step dyan, no, mga ka-usi. So habang hinihintay po muna natin siyang ma-season, no mga kawisi, mag-iwa muna tayo ng sibuyas dahil kakailangan natin to sa ating pagsi-season ng wok, no mga kawisi. So pwede na siguro na itong kalahati, no? Tapos gagamitin pa po natin yung kalahati sa kabila dahil meron pa po tayong isa. So ito po yung isa ko, yung double handle. Pero siguro mas magandang ito na lang papakita ko sa inyo kung paano gawin natin ang pagsi-season ng wok, no? Nako, ito na. Humihina ang aking kalan. So, kailangan siguro ilipat natin dito sa kabila. Parang mas malakas dito sa kabila eh. Ayun ako, napapansin nyo, humihina siya tsaka lumalakas. O, dito na tayo sa kabila. Subukan natin dyan sa kabila. Paano magagawa niya. So, ayan na nga, no, mga ka-usi, kung napapansin nyo, nangingitim-ngitim na yung bandang gitna niya, no? Tapos, dito na natin ang perfect timing na ilagay ang ating mantika. Ayan. Yan. Ngayon, pagka nakaganyan na siya, pwede na natin siyang ganyan-ganyanin. Ikot-ikutin. Para lahat ng part ng ating wok is madampian. Kailangan natin dampian yan. Painitan. No? Napakabaho po nito, no mga kawisi, pagka tumagal-tagal kasi talaga nangangamoy sunog siya. Alam niyo yung sunog na bakal. At hindi lang po kailangan isang beses, dalawang beses natin i-gagawin to. At least 6 times para talaga makapal ang pagkaka-season niya, no? Napakahirap pong gawin nito pero ano, long lasting po talaga ang wok. Hindi po siya yung basta nasisira, hindi katulad ng mga yung mga ano na yan. Maganda lang pong pakinggan yung iba, pero alam nyo yun, hindi siya pang matagalan. Bili lang kayo ng bili. At least itong wok, napaka worth it niya. Pwede nyo pang ipamana sa mga, pwede nyo pamanahan. So yun na nga, kung hindi nyo nakakayanin ng init talaga ng mga kawisi, pwede naman tayong gumamit ng basahan kasi bakal din yung part na to, so hindi siya kahoy. Ayan. Napakatagal po talaga nito. Gugugol po tayo ng ilang minuto or pwede pang isang oras, 30 minutes. Depende sa inyong apoy nga, no? Ito rin talagang aking magagawa sa aking kalan. So kung yan, kung napapansin nyo na mga ka-usi, hindi pa pantay-pantay ang ating pagka-season, no? Yung mga itim, yung mga sunog niya. Ngayon, kailangan po natin siyang punas-punasan. Yes. Tapos, saka ulit natin painitan. Ayan. So, ito, pupunas-punasan po natin siya. Tapos, papainitan po ulit natin siya. Basta, painit lang na painit hanggang sa umitim ng umitim. No? So, yun na nga, no, mga ka-usi. Basta paulit-ulit lang ang ating process, no? Iitiman mo, papasunugin mo sa apoy, tapos lalagyan mo ng mantika, pupunasan,
Tapos lagay ulit ng sa apoy, papainitan mo siya, then lalagyan ulit ng mantika, tapos lalagyan pupunasan hanggang sa maka-anim na mga kosi. Napakatagal po lang talaga nitong gawin, pero napaka-worth it naman po. Yun nga po katulad ng sinabi ko kanina na pwede nyo pa po itong ipamana sa mga pwede nyo pamanahan. Hindi po katulad ng ibang kawali, no? Yung mga bagong lumalabas ngayon, yung teapot, yung mga ganyan. Pag natanggal lang po yung coated nun, ako, wala na, hindi nyo na pwede siya, ano? Magkukos pa po ng cancer, no, mga kawisi, kasi hindi na po siya yung, ano, kasi nga, natanggal na yung coated niya, eh. So, hindi na po siya yung metal na, na pwede sa ating health. Hindi po katulad nitong wok, dahil purong bakal siya, steel carbon nga po ang tawag, so yun. Kaya talagang pwedeng gawin itong ano, pangmatagalan. So kung napapansin nyo, nangingitim-ngitim na siya. Ulit-ulitin lang natin. So ito na, susubukan na po natin siya na lutuan. No? Pero hindi pa nga po tapos ang pagkaano nito. So sibuyas. Yan. Medyo madulas. Naku, wala nang prapis ah. Kailangan po natin nito sibuyas. Para makatulong na mag-plus na magpaitim sa ating wok. Kailangan talaga nito buong paligid, no, mga koshi. Mas maganda po talaga itong gawin sa uling, no, mga koshi. Yun po, yung tapis yun. Talagang sobrang ganda ang pagkaka-season nito. Tapos dito pa na sa ating wok, no, mga koshi. Mas maganda pong wag nating gamitin sa pagpapakulo ng tubig. Mas maganda pong gamitin natin ito lagi sa pag-stir fry, sa pag-preprito. Yun. Yun po talaga ang gamit nito, no, mga koshi. So yun na nga ang pagsisison ng ating wok, no, mga koshi. Hindi lang po yung ibabaw, pati po sa ilalim kailangan masisison po natin yan. Pero sa ilalim, maaari pong mga tatlong beses na lang, dalawang beses, kasi yun naman po laging naiinitan. So much better, mga ganun lang, okay lang po yun. At least 2 or 3 times natin gagawin. After a long time of wait, no, mga koshi, natapos din ang ating pagsisison ng wok. So, halika na, subukan na natin gawin. Halika, magluto na tayo. So, kailangan natin ng mantika. Then, itong karne ng baboy. Ayan. Ako. Masyado yata mataas itong ano namin. Lutuan. Ang bilis uminit. Tapos asin, pinch of salt. Lagyan na natin dito yung sibuyas. Kailangan ng sibuyas natin is ganito lang, no, mga kawisi. Yun, napakasarap ng luto ng tawok. Ay, madilas lang. Tapos, kailangan natin ng bahaw. Dito kasi sa Japan, malapit ang kanilang mga kanin, no? So, kailangan natin yung bahaw para sa fried rice. So, pwede nyong ilagay sa ref. Pagkasahin nyo, so, huwag nyo muna ilalagay kagad sa ref, no? Baka masira yung ref nyo. Mas makakatulong kasi siya pagka nakalagay sa ref. Mas madali siyang magbahaw, mas titigas, mas maganda ang ating fried rice, no? Hindi ko magawa yung kaliwa ko kasi may fracture na tong kaliwa ko na mga kusin. Mukhang kanan ko kasi bibigay na. Tapos pagdating sa pag-fried rice, no, itong itlog, lulutuin natin sa kalahati. Sa kalahati ng kawali ng ating wok. Gigilin natin dun yung ating mga kanin. Ayan. Tapos, pinch of salt ulit. Ayan. Then, yan na, halu-haluin nyo na siya dito.
saka nyo na, pag nakita nyo nang magbubuo na siya, saka nyo na ihalo siya ng diretso sa kanin. Tapos, spring onion lang na mga koishi. Ayan. Bahala kayo kung gano'ng karaming gusto nyo. At saka natin patayin ng apoy. So, that's it. At ayan na nga po siya ng mga koishi, ang ating fried rice sa wok. Ayan, bagong-bago ang wok natin. Ayan o. Nakita nyo naman, napaka-quality ng luto niya talaga. At syempre, hindi matatapos ang lahat kung wala ang ating tikim-tikim na mga kaosyo. So, ayan. Nakikita nyo, diba? Ayan. Kung may green peas pa, sobra na itong powerful. So, itadakimasu. Siya nga pala, nilagyan ko siya ng konting gulay para medyo masarap-sarap pa dumagdag yung sarap na rin. Paso ako. So, itong unang supo para sa inyo, umuusok-usok pa. Masarap siya talaga pag sa wok niluto yung fried rice. Iba yung pagka-stir niya. Iba talaga yung wok. Yung alam niyo yun, yung mismong kanin para magkakaroon ng smoky flavor. Ayun ha. Iba. At dapat dito pagka sa wok, nilinisan, no? Kadalasan to hindi sinasabon. Tapos yun nga, gagamit kayo, kailangan ng ang tawag dito. So, pwedeng ganito. Or yung para siyang walis ting ting. Nakalimutan ko yung tawag doon. So yun na nga. Tapos ayan, pagka napunasan nyo na siya, papahiram nyo rin siya ng mantika. Para hindi siya magkalawang. Ayan o. Lagyan nyo ng mantika. So, ayan. Yan ang laging, ano na, wok ng mga kawesi. So, diba? Yung tabulit. O, ha? So, ganun lang. Lagi kailangan alaga siya sa mantika. So, paano mga kawesi? Para sa mga hindi pa nasubscribe dyan, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakipindot na rin ang all notification bell. Para lagi kayong updated sa aking mga luto. So, basta hero, kung is my passion, babush.